下生留言。What's up, guys? What's up? Ngayon po ay araw ng Pasko, December 24. At kung i-breakdown ko yung nararamdaman ko ngayong araw ng Pasko, ako po'y nalulungkot dahil this is the first time na magpapasko ako nang hindi ko kasama yung family ko. It sucks. And at the moment, I'm here at my house alone and I'm on the way to work. Hindi ko alam kung saan ang patutunguhan ng vlog na to. Pero hopefully naman, ma-share ko sa inyo yung experience ng isang call center agent pa nag-Christmas. Or ewan ko kung ako lang ba yung call center agent na may pasok ng gantong, you know, gantong Noche Buena. Pero yun nga, guys. Hopefully naman bukas kasama ko na yung family ko ng 25. Pero kasi syempre sa mga, di ba, typical Filipino tradition, dapat talaga Noche Buena magkakasama ng family. Pero ngayon lang mangyayari na hindi ko sila kasama. It breaks my heart, but hopefully marami mangyayari ngayon siguro. So, yeah, tara na, halis na tayo. Bad trip na ako talaga. Let's go! Ko naman ng napkin. Alright, so sa ngayon, dito na ako sa work. Today is, yun nga, 25th na. And this is the very first time na nag-Christmas ako sa trabaho. Oh, so sad. Masyadong madrama, pero yun yung nangyari, guys. Eh. Nag-spend ako ng Christmas sa trabaho. Hindi ko kasama family ko for the first time. Kasama ko ngayon si Beth. Hoy, utang mo! May utang pa pala ako sa kanya, guys. Nagbabayad muna ako ng utang. Diba? Christmas to Christmas, nagbayad tayo ng utang. Pero mapapamaskan din naman natin ito mamaya. So, wait lang ah. Magbabayad muna ako utang. Ay, may papakilala ako sa inyo, guys. Si Ernest, oh. Hi, Ernest! Halika rito! Kasama ka sa vlog, dali! So, guys, kasama ko ngayon si Ernest. So cute ako, ganun. So, ano masasabi mo na dito ka nag-Christmas ngayon sa Philippines? Dito ako tumingin. Gusto ko din. Ano yung sasabi mo ngayon nag-Christmas ka dito sa Teletech? Okay lang, kasi double pay naman. Pero syempre malungkot. So, pero dahil may modest siya. Gusto niyo ba? Oh my gosh. Alam mo, gusto ko yung pa-camera mo kasi parang kamukha ko dyan. Ay, dala ko yung... Gusto mo picture ka ta ngayon? Sige nga, sige nga. Okay po, magkaka-photoshoot na po tayo. Magbabago po. Na naman ako ng profile picture. Sige na, may picture ako si Ernest, guys. Wait lang, wait lang. Sasalukuin, guys. Lunch ko na. And, gusto ko lang i-express tong moment na to, yung nararamdaman ko ngayong araw na to, dahil may background music pa. Pero, kailangan ko malis, baka makapirate ako sa music. Wait lang, hindi pa tayo venue. So, yun yung sinasabi ko. Kailangan kong malis sa venue kasi baka makapirate tayo. Pero anyways, guys, yeah, today's the 24th. At hindi ko matanggap na, hindi naman totally sa hindi matanggap. Gusto ko lang din i-express na 24 ngayon. In the past 21 years ng buhay ko, ngayon ako nag-Christmas na hindi ko kasama yung family ko. Wala si Daddy, nasa barko, si Mommy, tsaka si Owel, nasa Makati, ako nandito sa trabaho. Hindi naman sa nagdadrama ako, guys, pero kasi parang ganito pala yung feeling. Yung feeling ng nag-Christmas ka na hindi mo kasama yung family. Naiintindihan ko na si Dad, partly. Kasi si Dad overseas, ilang beses na siya nagki-Christmas na hindi namin siya nakakasama. Ang madalas magkasama is ako, si Mommy, si Owen. Pero gusto ko lang i-take tong moment na to para sabihin sa'yo, Dad, na ganito pala yung feeling pa nagki-Christmas ka na nasa trabaho. Siguro gusto ko lang din i-take tong time na to para sa mga call center agents dyan ngayon. I know ma-upload ko to may call center, isa, dalawa, tatlo, may call center agent na makakanod ng vlog na to. Kung call center agent ka at napaparad mo to ngayon at may shift ka din ngayon, saludo ako sa'yo dahil pumasok ka. Ganito pala yung buhay ng mga call center agent na may shift ng pumapasok ng mismong Pasko. Pero okay lang din kasi, ibig sabihin, alam mo yun, parang partly na rin. Dalawa yung Pasko natin. May Pasko tayo ngayon, tapos may Pasko ulit tayo bukas kasi 24 pa lang sa kanila. Gets mo na yung time zone, di ba? Nakakalungkot para sa akin na hindi ako nag-Christmas sa bahay, hindi ako nag-Christmas kasama yung nanay, tatay ko, kapatid ko. Gusto ko lang din i-share sa inyo na
yung mga nakapag-spend ng Christmas ngayon kasama yung family nila, cherish nyo yung moment kasi para sa akin, ang Pasko ay, you know, kumpletong-kumpleto ang Pasko pagkasama ng pamilya. Pero yun nga guys, sa mga nakakarod ngayon, Merry Christmas sa inyo. Sana maganda yung Christmas nyo. Sana busog ang Noche Buena nyo. Sana, alam yun, complete. Masasama ang loob nyo kung walang regalo sa inyo, yung mga magulang nyo. Kaya kung wala mga regalo sa inyo, yung mga tao sa paligid nyo, importante yung magkakasama kayo. Kasi ganun talaga dapat ang spirit ng Christmas. Dapat, it's all about the bond. It's all about sa pagsasama nyo. Ganun lang. For 2019 guys, dami kasi nasabi dito, no? Gusto ko talaga kasi maging continuous yung upload ko sa content. Hindi ko gaano mo nabibirahan ang montage kasi gusto ko mapag-bonding tayo sa mga bagay na mangyayari dito sa buhay ko. Kasi nga, vlog to eh. So it's all about creating more memories, di ba? Kaya sana, yeah, hindi ko gaano bibirahan ang montage kasi mas gusto ko yung parang medyo tropahan style lang na vlog. Pero yun nga, sa mga teammates ko rin na kapag Christmas kasama family nila, saludo ko sa inyo guys. Saludong-saludo ko sa inyo, swerte nyo. Cherish nyo yan, balikan nyo ako ng pagkain, di ba? Pero nga, shoutout din sa mga ninong at ninang ko na baka naman kung napaparin nyo itong vlog ko, di ba? Hindi, pero yun nga guys, promise sa 2019, mas dadalasan natin yung upload at kailangan maging consistent na tayo sa channel natin. Sana talaga, as in pinagbipray ko yun na sana consistent na yung uploads ko, continuous yung vlog, tsaka konektado lahat ng bawat vlog. Ayoko na ng vlog na isang topic lang. Gusto ko tuloy-tuloy. Tsaka gusto ko update kayo. So, malapit na tayo. Malate kaya natin bumalik sa lunch. Babring ako kayo mamaya. Yeah, let's go. Sa kasalukuyan guys, natapos din ang ating shift. At hopefully, makauwi tayo ng maaga. Pero ngayon kasi kailangan ko umuwi sa bahay para hintayin yung sana dumating na yung order ko sa Lazada. Kasi tagal-tagal. Ilang araw na yun, no? Umorder kasi ako ng bag, actually. Camera bag siya. Kasi kailangan mag-upgrade ng camera bag dahil, you know, wear and tear tayo sa mga camera. So, sana makauwi na tayo. And, yeah. Let's go. Kaya yun, sa wakas, nakauwi na rin. Ate Bibs! Merry Christmas! Nakakalungkot kasi nagpasko ako sa trabaho. Hindi ako nagpasko dito. Anong gagawin mo? Nakakagulat ka, ba't mo ako ginulat? Ha? Wala lang. Kaka-kainis surprise. Naman. Wala eh. Hindi ako nakapagpasko kasama sila eh. First time eh. So yun, naka-uwi na ako. Ay, naka! Pinakamalungkot na Pasko ng buhay ko. So gusto ko lang i-point out, no? Hindi ko ganun siguro na hindi na yung sinabi ko kanina. Pero I know some of you nga nakaka-relate as a call center agent na ganito pala talaga. May advantages, may disadvantages. Advantage na pag-holiday double pay. Advantage na, alam yun, unting holiday lang dito sa Pilipinas. It's a good pay for us. Tsaka, ayun nga, gabi trabaho, may time kasi umaga. Pero yung biggest letdown para sa akin. Sa ngayon ha, huwag nyo sana ako i-judge kasi first job ko to. Tsaka first time kong na-experience to. So gusto ko lang i-share yung nararamdaman ko ngayon sa inyo. Tsaka yung gusto ko lang i-share sa inyo kung ano talaga nasa isip ko at kung ano yung nararamdaman ko ngayon. Nakakalungkot, nakadisappoint. It sucks dahil hindi naman siguro big deal. I know marami pa namang Pasko ang darating pero kasi first time kong naramdaman yung ganito na ganito pala. Ganito magpasko ng hindi kasama yung pamilya mo. Yung kinagabihan ng 24 para sa akin nung bata ako, nung previous years, yun yung always na pinakainaabang-abangan ko kasi yun lang yung decent moment na makakakain kami ng sabay-sabay sa lamesa. At huwag nyo sana yung mistaken kung nagdadrama man ako or hindi. Please bear with me guys. Sabi ko nga kanina kasi gusto ko i-establish yung connection ko sa inyo as my audience. Nag-change na yung perspective ko sa pag-vlog. Ever since na nag-vlog namin dyan, nakakollab na ako sa ibang YouTuber. Pas na-realize ko na dapat mas totoo yung vlog ko, mga vlog namin. Kumbaga, nandun talaga yung content na yung connect sa audience. So, sinishare ko sa inyo ngayon guys, yung aking experience at nararamdaman nyo yun as a call center agent na nagpasko ng hindi kasama yung pamilya. I know some of you are sad as well, pero I just wanna voice out my own emotions, my own feelings na yun nga, hindi ako nakapagpasko kasama ang family. End of the drama, siguro mas maganda kung mag-isa tayo, pumunta na tayo sa mga tipuntahan na natin sila. At hopefully, mabuo kami. At syempre, Christmas na yun eh. Syempre, kahit unti may regalo ako sa inyo guys.
tatry kong mag-shoot ng short film ulit. Short film na short clip katulad ng na-auto, itatry ko. Hopefully by within these days, mailabas kina. Hopefully. Hindi ako nagpa-promise, pero hopefully. Tsaka ngayon kasi, guys, tambak ako ng ini-edit na vlog ngayon. Siguro pang-apat ko na to or pang-atlo na ini-edit na vlog. Mukhang ito yung mauna kasi Christmas ngayon. At gusto ko agad mailabas sa inyo at gusto ko kayo agad ma-update bago ko ilabas yung mga ibang vlog na nasa editing kit pa rin sa ngayon. Ang dami ko sinabi, no? Pero hopefully, buo na tong vlog na to. Kaya, establishing connection tayo, guys. Yun ang goal natin ngayon sa vlog na to. So, kung nakuha yung attention mo, kung napalit tong vlog na to, thank you. At kung nakasubscribe ka, thank you din. At kung nabitin ka, huwag ka mag-alala dahil may mga kasunod pa tong vlog. At wala ganong montage to, wala ganong establishing dahil gusto ko all pure thoughts at all emotions lang muna sa ngayon. Yeah, once again, connection is the key sa inyo guys. Kaya sana, yeah, don't forget to like this video. Pwede ka mag-leave ng comment about sa thoughts mo kung call center agent ka. Share mo naman sa akin yung story mo na Christmas. Kung na-experience mo na rin ba mag-New Year ng nasa work. I hope so na hindi ko maranasan. And I hope magkasakit ako na at least malate man lang ako, magpapalit ako. Yan, yung sinasabi yung maaga kung may nakakapanood man ito, huwag niyo naman ako sumbong, pero yeah.